Listado ang modus na magka-live-in na nagpanggap umanong tauhan ng hepe ng NCRPO para makapag-solicit ng pera. Saksi, si Marisol Abdraman, exclusive. Katatapos lang mag-withdraw ng pera na idiniposito sa kanilang e-wallet ang mag-live-in partner nito sa Simang Compound, unang Sigaw, Quezon City, nang arestuhin sa entrapment operation ng anti-cybercrime Quezon City at QCPD ang 5,000 pesos. Hiningi umano ng suspects na si Alan Castellano Jr. mula sa isang station commander sa QCPD. Ayon sa pulisya, nagpanggap na non-uniform personal si Castellano at kalibi na si Edita De Jesus. Nagpapanggap daw silang naka-assign sa opisina ni NCRPO Chief Alan Ocobo para makapag-solicit sa mga station commander at mga chief of police. Sila ay supposedly mag-outing at humingi ng sponsorship galing sa mga ground commanders. Doon na sila medyo may malaking problema kasi siyempre, tayo naman nag-uusap-usap, kaya namin i-verify sa aming mga commanders kung yes. Aminado si Tore na dati na niyang kakilala ang suspect dahil nagbebenta raw ito ng tapang usa sa kanila ilang buwan nang nakalilipas. Ginagamit ang pangalan ko, nagbebenta na naman ulit ng mga tapang usa. So, medyo nahiya ako sa mga tao ko dahil unang-una napakamahal ng binibenta nila. Akala naman, baka isipin ng mga tao na pati ako kumikita. Pero sa ngayon talaga, nag-solicit na para sa isang non-existent na activity para sa isang office na hindi naman sila authorized. Hindi tinanggi ni Castellano at kanyang live-in na nagbebenta nga sila ng tapa. Pero nang tanungin sa panghihingi ng pera sa mga hepe ng iba't ibang istasyon, wala po. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang dalawa, kabilang na ang usurpation of authority, swindling at estafa. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.